pagbagsak ng ekonomiya ng bansa nakakabahala pero kaya pang ibangon ayon sa Malacañang. Ang detalye sa report ni Eagle News reporter Vic Sumintak. Vic? Nababahala ang Malacañang dahil higit pa sa inaasahan ang pagbaba ng gross domestic product o GDP rate ng Pilipinas para sa ikalawang quarter ng 2020. Sinabi ni Presidential Spokesman Secretary Harry Roque, nananatili namang matatag ang posisyon ng pamahalaan na ibangong muli ang ekonomiya ng bansa sa lalong madaling panahon. Ayon kay Roque, ang pagbaba ng GDP rate sa 6.5% ay dahil sa pagpapatupad ng Enhanced Community Quarantine o ECQ at Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ noong second quarter. Inihayag ni Roque, dulot ng COVID-19 pandemic, hindi lamang ang Pilipinas ang nakakaranas ng pagbagsak ng ekonomiya, kundi maging ang ibang mga bansa sa buong mundo. Dahil dito muling nananawagan ng Malacañang sa Kongreso na madaliin na ang pagpapatibay ng Bayanihan 2 na makakatulong sa pagpapalakas sa laban ng bansa kontra COVID-19. Diliwanag ni Roque, maging ang Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises o CREATE Law, natutulong naman sa mga negosyo na makarecover at makapag-generate ng employment para sa mga Pilipino. Iginit ni Roque, ang mga economic managers naman ay puspusan na rin ang pagkilos upang makabangon ang ekonomiya ng bansa. Para sa Eagle News, Vic Sumintak, we live in interesting times.